Hello mga bossing! Welcome back to my channel. Ngayong magang ito mga bossing ko ay Lunes. Positive lamang po tayo. Siksikliglig at umapot na pakaraming biyaya ang ating makakamtan ng buong isang linggo. Kung gagawin niyo po ito mga bossing. Pero kung gusto niyo bukas, buong isang buwan naman. Kasi bukas mga bossing ko ang unang araw naman ng unang Martes ng buwan ng Oktobre mga bossing. Yan po ay pinagpapahalagahan din po yan mga bossing. Ngayong umaga ito mga bossing, bawal ka muna na magsuot ng initiman or kay puti, yung mga malulungkot na kulay para buong isang linggo ay maging masaya at makulay ang ating pong mundo mga bossing ko. Ngayon po mga bossing, kung kayo pinaniniwala sa mga gatong mga pamamaraan at isa ka sa mga nagnanais na makamtan ang lahat ng swerte na ninanais po natin, lahat naman po tayo nagnanais po niyan, kaya subukan niyo po itong gawin mga bossing. Kailangan kung ano po yung napanood ninyo na parang kinabahan ka, kinabog ka, parang masaya ka na hindi mo mawari, na parang gustong-gusto mo siyang gawin, ibig sabihin po niya, sinasabi ng inyo po kalooban na dyan kayo suswertihin. Pero kung may mapapanood kayo na walang dating sa inyo, parang ayaw nyo, hindi kinaniwala, asya, wag na wag nyo po itong tatangkaing gawin mga bossing. Pero kung kayo po yung naniniwala, asya mga bossing ko, lumarga po kayo at napakasimple lamang na ate pong ituturo para hindi kayo ma-stress ngayong umagang ito ng Lunes mga bossing ko. Kaya kung kayo po yung naniniwala, ang video ito ay para po sa inyo. Sa mga gatong mga pamamaraan ay mainam po yan kesa wala po tayong pinaniniwalaan, kasi simple lang naman po itong ate ko po mga tinuturo sa inyo mga bossing. Yung sa kusina nyo lamang, pumutol ka lang ng kapranggot at maaaring ikaw po ay swertihin na magkaroon ka ng mabisang proteksyon. Ito po mga bossing ko, marami na nagpatunay na sila po'y sinuwerte. Bagamat yung iba mga bossing, maaaring nalilate lamang po yan, huwag kang maiinip. Basta importante, nakagawa ka. Kasi para rin po yan sa mga mananaya. Halimbawa, mananaya ka mga bossing. Imposible namang ikaw ay manalo kung hindi ka nataya, di ba mga bossing? Kaya parang ganito rin. Ang importante ay nakagawa ka na. Suswertehin ka po niyan. Basta huwag niyong iintayin ang swerte. Ang lahat ng mga bagay na iniintay, lalong tumatagal, kaya huwag niyong iintayin mga bossing. Mas importante ay nakagawa ka na ng mga pampaswerte. Pagkatapos, i-ignore niyo na ito sa inyo pong isipan. Pagkatapos, sipag at syaga mga bossing at huwag po kayong makakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Ayan. Yan po ang pinaka numero unong liwanag na ating buhay tungo sa ating tagumpay. Lahat ng mga problema natin pinagdadaanan ay may mga kanya-kanyang solusyon. Walang problema ang hindi nasusolusyonan mga bossing. Ngayon po mga bossing, para masolusyonan ang ating mga problema, ito po ay for healing, for luck, ito po ay for passion, kung gusto niyo lumakas din ang inyo pong karisma, maganda rin po ito mga bossing ko, at ito po ay anti-stress. At ito po, lalayo ang mga taong toxic sa buhay po natin. Ano po ba itong aking binabanggit na ito mga bossing? Kailangan niyo lamang po mga bossing ko ng isang malinis na luya mga bossing, kahit maliit lamang. Hugasan niyo po itong magaling sa isang gripo. Hugasan niyo mabuti siya mga bossing. Isasama po natin ang balat. Kumuha po kayo mga bossing ko ng isang basong tubig. Pagtapos, lagyan niyo ito ng kapranggot na asin at ilagay niyo yung kapranggot na luya. Ilaglag niyo lamang po yan dyan sa tubig po natin sa baso. Tapos, mag-wish ka ng taimtim na mula sa inyong pong puso, taimtim na panalangin. Sabihin niyo po dito ang lahat-lahat ang nais po ninyo na maganap sa inyong pong buhay. Sabihin niyo po dito sa pamamagitan ng pagpaswerte ito ay tuloy-tuloy ang pasok po sa atin ng swerte. Kung naniniwala kayo sa mga gatong mapamamaraan, lumarga po kayo mga bossing. Basta masasabi ko lamang, sabihin niyo po dito ang lahat ng inyong nais na walang gamit na sana, direct to the point. Pwede niyo ditong hilingin na lumakas ang inyong karisma. Bakit po natin kailangan palakasin ang ating karisma? May nakapagsabi na, ay naku, hindi ko na kailangan niya, matanda na ako. Pero siya po isa sa mga negosyante. Kapag kayo negosyante mga bossing, naghahanap ka ng trabaho, gusto mong mas malapit sa inyo ang swerte, kailangan malakas ang karisma. Bakit ka mo? Kasi halimbawa, may negosyo ka. Ikaw po mga bossing, syempre ikaw ang may-ari, kailangan ikaw yung maano sa tao. Halimbawa, nandoon ka, yung tindera mo hindi, kumbaga ayaw doon sa parang naiiyamot sa tindera po ninyo, parang mainit ang dugo, may ganun po eh. Ngayon lalapit ka sa kanya, malakas ang inyong karisma. Ayun, makakabili po siya sa inyo, maaaring maging close pa kayo at maging suki niyo pa ito. Pero kung kayo po may tipong mahina inyong karisma, kahit ito po i-sell stock, hindi po yan bibili sa inyo mga bossing. Pero pag malakas ang inyong karisma, kaya puhunan po ang malakas ang karisma,
yan po ay mapapabilis sa inyo at magiging suki nyo pa, magiging kaibigan nyo pa po yan, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, yan ang kagandahan ng malakas ang karisma. Ngayon po, mga bossing, kung kayo din po ay may problema, halimbawa, lagi nilang may karamdaman na isa sa membro ng pamilya, umiikot-ikot lamang po ang karamdaman sa inyo, may bossing din ako ng ganyan na talagang napapansin po nila, eh, hindi na, parang nawili na sa kanila ang karamdaman, parang hindi na umaalis po ito. Knock on wood. Ngayon po, mga bossing, ay mainam na meron tayong mga mabibisang protection kagaya po nito para mawala yung mga ganyang kamalasan. Kasi once na paikot-ikot lamang, instead na ibibili na natin ng pagkain, napapabili pa ng gamot, eh, diba? Isa yan sa may tuturing na malas, mga bossing. Kaya lalo na sa panahon ngayon, mga bossing, kapag po ang isang miyembro ng pamilya ay sama-sama, masaya, walang karamdaman, nakakakain ng 3 beses sa loob ng isang araw, maituturing na natin sa panahon ngayon na swerte na po yan, yaman na po natin yan, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, para po tuloy-tuloy ang pasok ng swerte, hindi po tayo daanan ng mga ganyang kamalasan, mainam na subukan nyo po ito. Mainam na ibilad nyo po siya na 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Sa umaga po tayo gagawa ng pampaswerte. Pagtapos ang alas 8, ipasok nyo po siya sa loob ng inyong pong tahanan. Maganda po ito sa tapat ng inyong pong main door or kaya sa likod ng pinto ng main door or bago pumasok ng inyong pong main door. Proven po ito na maswerte at malalayo pa po kayo kasi luya po ito. Malalayo kayo sa mga toxic na tao at magiging ganyan ka pa sa pera, mga bossing. Mas magiging malapit pa sa iyo, parang mas magiging magaan ang daloy ng swerte po sa inyo. Kaya kung kayo pinaniniwala sa mga itong mga pamamaraan, mga bossing, asya mga bossing ko, lumarga po kayo, subukan niyo po ito. Yun lang po, mga bossing, salamat po.